po, welcome again sa Chef Pinggit Kitchen. Kung bago ka lang sa aking channel, please let's do the drill. Mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ang maliit na bell icon. Nakikita lang po yan sa ilalim ng inyong mga screen para mauuna po kayo palagi kung may mga bago po kong upload ng mga bagong videos. For today's episode, magluluto po tayo ng masarap na ulam. Pwede rin po itong pampulutan. Magluluto po tayo ng ginataang native na manok. So yung pagkakaiba po ng native na manok compare po doon sa ordinary grilled chicken na nabibili po natin sa mga palengke or sa mga grocery store, yung native na manok po ay medyo matigas. Mas mahaba yung cooking time. But in return, ito naman po ay malasa at malinamnam. So kung interesado ka mga katropa, pumasok pa po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Angel Kitchen. Magluluto po tayo ng ginataang native na manok. At ito na po yung manok na ating gagamitin. This is about 4 kilograms. Ito po ay ating putol-putulin mamaya. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ito katayin. Umpisa na po natin mga katropa, ito po ay ating putol-putulin. Nasa sa inyo po yan kung gaano po kalalaki yung putol na gusto nyo pong serving size. So yung native po na manok is ibang-iba po sa nabibili natin na 45 days. Yung nabibili natin sa grocery store o sa palengke ay magkaiba po ang texture. Yung native na manok is mas matigas, mas makunat, at mas mahaba ang cooking time compare po sa 45 days. But in return, yung lasa po nito is malinamnam, mas masarap at malasa compare naman po doon sa mga ordinary na commercial dressed chicken na nabibili natin sa grocery store or sa palengke. So sa isang cooking pan mga katropa, maglagay lang po tayo ng konting mantika and then ilagay na po natin yung ating minced ginger. Stir lang po natin ito ng konti and then isunod lang po natin yung ating minced garlic. So mga katropa, iwasan po natin na matusta yung ating garlic at ginger para hindi po magkaroon ng discoloration yung ating ginataang manok. And then isunod lang po natin yung ating sliced onion. Stir lang po natin ito hanggang mag-translucent and then ilagay na po natin yung ating chicken. And then ito po'y ating igigisa into high heat hanggang po lumabas yung sariling mantika ng ating manok. And then maglagay na rin po tayo ng ating asin. At isunod din po natin yung ating whole peppercorn.
I-stir lang po natin ito mga katropa hanggang mag-incorporate po yung lahat ng mga ingredients na ating nilagay sa ating manok. At ilagay na po natin yung ating liquid. Maglagay po tayo ng tubig. Ito po yung magpapalambot sa ating manok. Takpan po natin. After po 15 minutes, buksan po natin ulit. So mga katropa, pwede po kayong mag-substitute yung pangalawang piga po ng gata. Pag yung gagamitin nyo po is fresh, okay? Take note po again, pangalawang gata po yung una nyo pong ilalagay dito. I-reserve nyo po yung kakang gata. At ilagay na po natin yung ating tanglad or yung ating lemongrass. Yan naman po itutulong para lalong pong bumango yung ating ginataang manok. So mga katropa, takpan po natin ulit. And then after 2 hours, buksan po natin. So make sure po mga katropa na hindi po siya matutuyuan. From time to time po i-check nyo. Pwede po kayo magdagdag ng liquid hanggang makuha po natin yung desired na lambot ng ating manok. So sa ngayon po, kunti na lang po yung sauce ng ating chicken. Nag-evaporate na po siya after 2 hours. So i-check po natin kung medyo malambot na po ba. So I think malambot na po yung ating chicken. So patuyo na rin yung kanyang sabaw. So ilagay na rin po natin yung ating coconut milk. So kung gumagamit po kayo ng fresh na coconut milk, ito na po yung proper timing para ilagay po yung inyong kakanggata o yung unang piga. And then isunod na rin po natin yung ating sliced sayote. Pwede rin po kayo mag-substitute dito ng sliced papaya. Hiwain nyo rin din po siya ng maninipis, katulad na din po ng paghiwa natin dito sa ating sayote. So, this time hindi na po natin ito tatakpan dahil malambot na po yung ating manok. And then, isunod na rin po natin yung ating flavor enhancer. Maglagay po tayo ng chicken powder or pwede rin po kayo maglagay ng chicken bouillon cube, yung chicken flavor. At isunod na rin po natin yung ating patis. This is also an additional flavor enhancer. So, kayo na lang po yung magtantya kung gaano kadaming patis at kung gaano po kaalat yung gusto nyo pong timpla sa inyong chicken ginataan. So iwasan din po natin ito natakpan pag naglagay na po tayo ng gata para po maiwasan natin yung pamumuo at pagbula ng inyong coconut milk. So isunod na rin po natin yung ating long green chili o yung tinatawag na lang siling pangsigang. Yung iba naman po ay naglalagay ng siling labuyo kung gusto po nila na medyo intense yung anghang. At yung iba po ay ginagawa po itong pulutan. So yung version po natin, ito po ay pang-ulam. So tikman po natin mga katropa para maihabol pa po natin kung ano po yung mga missing ingredients. So I think okay na po mga katropa. Here you go mga katropa, tapos na po yung ating ginataang native na manok. So salamat po mga katropa sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. At sana po nag-enjoy po kayo. Again, ito po si Chef Angel nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!